isang maganda at pinagpalang araw mga pedalista. Ngayon, ating tatalakayin ang basic na kaalaman sa pagtotono ng rear derailleur o tinatawag na RD. Una, kailangang malaman natin ang ilang parts ng RD na ginagamit sa pagtotono. Ito ang tinatawag na H limit screw o high limit screw. Ito naman ang tinatawag na L limit screw o low limit screw. Ito ang B pulley adjuster o body angle adjuster. At ito ang barrel adjuster na ginagamit para sa indexing. Unahin natin kung paano at para saan ginagamit ang B pulley adjuster. Mapapansin natin na kapag pinitito ng pa-counterclockwise, unti-unting dumidikit ang guide pulley sa pinakamalaking cog. Ang advisable na distance ng guide pulley sa pinakamalaking cog ay 5 to 6 mm o halos katumbas ng labad ng ating screwdriver o gumamit ng 5 mm na hex key o Allen wrench. Kapag pinihit naman ito ng pa-clockwise, palayo naman ito. Dito naman tayo sa low limit screw. Ang low limit screw ay ginagamit para limitahan ang ating chain na huwag kapusin o lumagpas sa low speed cog o pinakamalaking cog. Kapag pinihit natin to ng pa-counterclockwise, lalapit ang ating guide pulley papuntang rayos. Kapag clockwise naman, palayo ito. Nililimitahan nito ang ating kadena upang hindi lumagpas sa cog. Ganito ang mangyayari kapag sobra ang setting ng low limit screw. Kailangan sakto lang at nakagitna ang ating chain sa bawat cog. Subukan kung nagsiship ng maayos ang ating RD. Kung sa tingin mo ay tama na ang pag-akyat ng kadena at hindi na siya nag-overshoot, proceed na tayo sa high limit screw. Kung mapapansin natin, huminto na sa pag-ikot ang ating kadena. Ito ay dahil sa umipit ang kadena sa kabila ng cog. Ibig sabihin, hindi nakaset ng maayos ang ating H limit screw. Pihitin lang ulit ng pa-counterclockwise ang H limit screw. Maririnig na maingay ang ating kadena. Ito ay dahil tumatama ang ating chain sa kasunod na cog. Ibig sabihin, sobra ang ating adjustment ng H limit screw. Pihitin lang ulit ng kaunti pabalik o clockwise ang H limit screw. Hanggang sa nakasentro na ang ating chain sa cog, smooth na din ang ikot ng kadena at wala nang ingay na maririnig. Kung okay na ang lahat, proceed na tayo sa indexing. Bago magsimula ng indexing, pihitin natin ng sagad pa counterclockwise ang ating barrel adjuster. Kung sumagad na ito, pihitin natin pabalik o pa counterclockwise ang barrel adjuster para may allowance tayo. Simulan na natin ang indexing. Subukan kung nagsiship ng maayos ang ating kadena. Kung napansin nyo, nalagpasan natin yung isang cog. Ibig sabihin, kailangan nating mag-adjust sa barrel adjuster. Subukan natin ibalik ng quarter turn. Ayan, ayaw umakit sa kabila. Subukan nating i-turn pa-counterclockwise ang ating barrel adjuster. Ayan, ngayon, nasubukan na natin i-smooth na ang pag-shifting at wala na rin talon. Ayan, at naitono na natin ang ating RD. I hope na may natutunan kayo at may apply nyo sa pagtotono ng inyong mga RD. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. Like and share na rin at manood kayo ng mga videos natin para mas marami pa kayong matutunan. So ayan, hanggang sa muli mga pedalista. God bless and goodbye.